Isda sa loob ng pakwan? Manok bilang pain sa isda? Oh, wow! At bakit pinapasok niya ang ahas sa butas? Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. For this video, mapapanood mo ang 10 out of this world na paraan upang makahuli ng isda. Ito ang mga kakaibang teknik na kailanman hindi mo aakalain na pwede pala. Bago tayo magsimula, make sure na makapag-subscribe ka sa FTP channel. Ito ang social media platform na dedicated sa mga animal lovers at sa mga tao na mahilig tumuklas ng bagong kaalaman. Ako nga pala si Nomer, ang inyong host, at umpisahan na natin. Una sa inyong mapapanood ay ang nakakabilib na paraan ng panghuhuli ng isda gamit ang mga kawayan. Bago pa siya maglagay ng kawayan, uumpisahan niya muna maghukay ng malalim na buta sa tabi ng ilog. Pag may sapat ng lalim ang butas, sa kanya uumpisahang ilagay ang mga kawayan. Lalagyan niya pa nga ito ng putik at bato para tumibay ang pundasyon. Bago iwan ang patibom, lalagyan niya ito ng pagkain para lapitan ang mga isda. Kapag wala ng tao sa paligid, ito na ang oras ng mga hito para pumasok sa loob ng tubo. Ang mga isda kasi ay sumusunod lamang sa amoy ng pagkain. Pag nahulog, diretso sila sa butas. Kinabukasan, puno na ng isda at alimango ang kanyang patibom. Oh, wow. In reality, mahirap humuli ng isda at hindi ganito kadali. Pero aminin mo, nakaka-relax manood ng ganitong video sa YouTube. Ang lalaki sa video ay nakahuli ng 50 isda at bumitag ng 125 million views sa YouTube. Nice! Ngayon, malalaman mo na pwede rin palang hulihin ang isda sa ilalim ng tuyong lupa. What? Sa ilang parte ng Asia at Africa, maraming uri ng catfish ang nakapag-adapt mamuhay sa ilalim ng lupa. Ginagawa ito ng ilang isda para makasurvive sa matinding tagtuyot. Ito ang pagkakataon ng ilang hunter para hukayin ang mga natutulog na isda. Dating ilog ang pwesto na to na perfect habitat para sa mga hito. Sino mag-aakala na pwede ka palang mangisda sa tuyong lupa? Aakalain mong patay na ang mga isda sa video, ngunit ang mga isda na to ay buhay. Ang tawag sa ganitong kondisyon ay estivation at maihahambing sa hibernation. Ito na ata ang pinakamadaling paraan ng pangingisda basta't magaling kang maghanap kung saan nagtatago ang isda. Dito naman sa next video, mapapanood mo kung paano ginagamit ang PVC pipe para humuli ng isda. Kailangan mo nga lang dito ay PVC pipe, semento, at piraso ng lubid. Gumawa ng butas sa bandang dulo ng tubo para dito pumasok ang isda. Pagkatapos, gawa ng cylindrical na semento na kasya sa loob ng tubo. Dapat parang ganito ang mangyayari. Ang next, hanap ng magandang pwesto na paglalagyan ng patibong. Iposisyon ng nakatayo ang tubo habang nakalubog sa tubig ang butas. Ang susunod, lagyan ng pain na paboritong kainin ng mga isda. Ilagay ito sa loob ng butas. Pagkalipas ng ilang oras, isang batsyana ng isda ang laman ng iyong patibong. Parang scam at ang hirap paniwalaan na ganito kadali ang humuli ng isda, pero wala namang mawawala kung susubukan. O ito, sino mag-aakala na ang simpleng bote ng mineral ay pwede rin palang fish trap? What? Sa YouTube video na to na may 5 million views, may kita ang marahan na paggawa ng butas sa bote. Ganito dapat ang pagkakagupit sa butas ng bote. Bago ilublob sa ilalim ng tubig, lalagyan niya muna ito ng bato para lumubog. Sasamahan pa ng konting pagkain bilang pain sa isda.
Ito na ang oras para ilublob sa tubig. 6.5 hours later. Pagkalipas ng ilang oras, ready na para kolektahin ang mga nahuling isda. Hindi ganito kadali humuli ng isda in reality, pero at least may ideya tayo kung paano humuli. Kung marami kang bote sa inyong bahay, baka ito ang fishing technique para sa'yo. Ang tawag dito ay bottle fishing na matagal nang ginagawa sa ibang bansa. Naglalagay ng tali sa bawat bote at sa bawat dulo ng tali, merong pae na kakagati ng isda. Ikakalat niya ito sa iba't ibang pwesto sa ilog. Aabangan na lang niya kung may isdang kakagat sa pain. Maya-maya lang, gumagalaw na ang mga bote. Tanda na may isda na itong nahuli. Hindi kayang palubugin ng isda ang bote, kaya madali mong makikita ang lokasyon ng huli mong isda. Matagal maghintay ng isda, ngunit tiyagaan lang kung gusto mo ng ganito kalaking isda. Wow. Next ay ang isa na ata sa pinaka nakakabaliw na fishing technique na nakita ko rito sa YouTube. Para makahuli ng isda, ipinapasok sa loob ng butas ang mga ahas na sinasabing puno ng isda. Maya-maya lang, isa-isa nang lalabas ang isda. Hindi ko alam kung anong tawag sa ganitong fishing tactic, pero malakas ang kutob ko na fake at gimmick lang to ng ilang YouTubers. Feeling ko, may tao sa kabilang butas na tagakuha ng ahas at tagalabas ng isda. Ano sa tingin nyo guys? Fake ba ang ganitong klase ng fishing technique o posible na tinutulak talaga ng ahas ang mga isda? Let me know in the comment section para malaman namin ang iyong opinion. Mula sa madulas na ahas, lumipat naman tayo sa literal na padulas. Hindi ko alam kung legit ba ang ganitong fishing technique, pero ito na ata ang pinaka nakakaaliw panoorin. Simple lang ang gagawin. Gagawa ka lang ng malalim na butas malapit sa ilog. Pagkatapos, gagawa ka naman ng daanan patungo sa iyong hinukay na butas. Make sure na madulas ang daanan para mabilis daanan ng mga isda. Upang makapasok sa trap, naglalagay muna ng pagkain para daw maamoy ng mga isda. I don't know about you guys, but I smell something fishy na bogus ang ganitong technique. Pero aminin mo man o hindi, nakaka-relax lang panoorin, di ba? Parang mas madali pa atang maminggwit na lang ng isda kaysa gumawa ng ganito kagandang water slide. Kung nasarapan ka sa pag-slide ng mga isda, ito naman ang masarap na pagkain na pwede palang gawing fish trap. Dito sa YouTube channel na Fish Market DB, pinakita niya kung paano humuli ng isda gamit lang ang pakwan. Hinati niya sa dalawa ang pakwan at pinakyaw ang laman nito. Pag wala ng laman ang pakwan, sa kanya ito pagdidikitin ng electrical tape. Gagawa siya ng butas para dito papasok ang isda. Bago niya iset ang trap, mangungulekta muna siya ng bulate para ilagay sa loob ng pakwan. Pagkatapos, voila! Ready na ang fish trap na produkto ng malikhaing utak. The next day, kinabukasan, ang loob ng pakwan ay para bang may magic at puno na ng isda. Ang galing, di ba? Magawa ko nga to bukas. Dito naman sa next video, makikita mo na hindi lang pakwan ang pwedeng ipain sa isda, kundi maski ang buong manok. Isa na naman to sa nakakabaliw na paraan ng panghuhuli ng isda at marami niyan dito sa YouTube. Para ka lang ding namimingwit pero imbis na uod ang pain, isang buong manok. In my opinion, parang sayang ang manok na gawing pain sa isda. Pero kung ganito kalaki ang isda na makukuha mo, why not? Last sa ating tampok na video ay ang pinaka-unbelievable na fishing technique. Itlog para hulihin ang mga underground fish? Paano nangyari yun?
Sa video, makikita ang lalaki na kumuha ng itlog ng kung anong klaseng ibon. Binasag niya ang isa at hinayaang tumulo sa bitak ng lupa. Kanina lang, nalaman natin na may mga isda pala talaga sa ilalim ng lupa. Kaya sa pagkakataon na to, nagmistulang pain sa isda ang amoy ng itlog para sa hito na to. Maya-maya lang, naglabasa na ang mga hito dahil ata sa amoy ng libreng pagkain. Maraming netizens ang nag-comment na imposible mangyari ang ganitong fishing technique. Sa dami ng naglipa ng video sa YouTube ng iba't ibang paraan ng panguhuli ng isda, parang ang hirap na atang malaman kung alin ang fake sa totoo. Ang importante, nag-enjoy tayo dahil sa kanilang effort para pasayahin ang mga viewers. At ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Terdy Icaro, Alexis Ventura, Nielsen Carl Tabada, Carlo Doliente, Angeline Lorenzana, Kenneth Namanas, John Mark Torres, at JV Media. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys on my next video. FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!